Magandang araw sa lahat. Gusto ko lang i-share itong ginawa ko sa TV namin. ginawa ko siyang para computer na. Kasi gusto ko manood ng mga movies. Gusto ko malakihan para hindi masakit sa mata. Tsaka lahat din makapanood. Ito ginawa ko parang computer na yung TV. Baka sinong mga gustong manood din ng mga movies na gusto nyo malaki yung screen, kung paano natin ito ginawa, yan, ipakita ko sa inyo. Yan, ito yung ginawa natin. Kinuha ko yung PC dito sa likuran ng monitor. Ito yung palagi kong dito ko pumisto palagi pag nag-ELS. Yan, pag umaakyat sa mga LS, dito ko naglalagi. Yan, ito makalat. Ang PC, kinuha ko na. Yung mga attachment niya, hindi ko na kinuha. Ito sa monitor, yung kable para sa monitor, hindi na natin to gamitin. Iba yung gamitin natin doon sa TV. Ito, i-transfer natin to. Ito, LAN cable, importante ito. Para sa net. Ayan. Ayan, dito na tayo. Nalipat na natin yung PC natin. Ayan. Mayroon na tayong cord dun sa kuryente galing transformer. Yan. Itong saksakan ng monitor, hindi natin ito gamitin. Kasi ito yung gamitin natin. It's HDMI para sa cable ng TV. Yan. So, ang magsisilbing monitor mo, yung TV na. Hindi na yung LED monitor. Pero yung kable, LAN cable, saksak pa rin natin para sa internet. Yan. Tsaka itong sa keyboard tsaka mouse, yan, magagamit yan mamaya. Yan, ito yung keyboard tsaka mouse, pero hindi na natin kunin to kasi naka-clip na to eh. Hanap tayo yung ibang keyboard, baka may bakante pa. One hour later. Ayan, ito na. May nakita tayong bakanting keyboard. Ito na yung gamitin natin. For temporary lang naman kasi pang movie marathon, isang araw. Tapos, balik natin din sa lalagyan. Ayan, kumpleto na tayo. May mouse na, may keyboard. Yan, yung mouse natin USB type lang siya. Kumpleto na yung keyboard. So, mouse. Tapos, testing na tayo. Para umpisa na natin yung panonood. Ito na. Nilipat na natin yung ating PC dito sa baba. Nilagay natin dito sa baba. Umpisa na tayo ng movie marathon natin. Ayan. Pero itong gagamitin natin, kung makikita nyo,
dalawa kasi itong hard disk na Windows. Gagamitin natin yung malakas yung SSD. Kasi dalawang Windows to nakalagay sa PC na to eh. Kanina, nag-open kanina yung isang, yung HDD. Ito, F12 tayo para SSD yung gagamitin natin yan. Pipili tayo, yan. Mabilis kasi, mabilis ang SSD. Yan, mas automatic siya. Lalabas agad yung Windows pag SSD ang gamitin. Tips ko lang din to sa inyo. Mas malakas yung SSD kaysa HDD. Yan, mabilis siya. Ayan. Ayan, lumabas na. Windows. Iba yung kanina. Yung nag-testing tayo. Iba rin tong Windows na to. Kasi dalawang Windows nakalagay sa PC na to eh. Ayan. Ito yung panggamit ko talaga. Mabilis. Ayan. Tsaka pili na tayo ng browser movies para makapanood ng movies natin. Ayan. Ayan.